Sementeryo, Paaralan, at naging Tirahan. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang pindutin ang subscribes at notification bell para updated ka sa lahat ng video namin. Lumipas ang panahon, mayroong isang lugar na matagal ko nang hindi napupuntahan or nabibisita. Mayroon akong madalas na puntahan na bahay, ngunit balita ko, ito ay isang abandonado na at matagal na panahon na din na walang nakatira. Sa aking pagkakaalam, sila Lorna at Edward ang huling nanirahan doon sa bahay na iyon. Si Lorna at Edward may dalawang anak na sila Onyok na 2 taong gulang at si Andre naman ay nasa 3 taon na gulang. Mayroon silang mga kapitbahay na sila Rose na nasa tabi nila at sila Alisa ay nasa bandang taas. Sila Rose ang naunang tumira sa compound na iyon at halos mahigit na silang 1 taon na naninirahan doon. Sila Alisa naman ay nauna lang ng konti sa mag-asawang sina Edward at Lorna. Lumipas ang 5 buwan, tuwing sasapit ang 11 ng gabi, ay may nagpapakitang bata na naglalaro at mayroon din na nakaputing damit na babae ang dumadaan sa tabi ng simbahan na katabi lamang ng tinitirhan nila Lorna at Edward. Ayon sa nakakita o nakasaksi na tatay ni Alisa na may nakita siyang nakaputing babae. Pero noong bumaba siya sa hagdan, nagulat na lamang siya nang bigla na lamang itong nawala, ang nakaputing babae o naglaho. Ayon naman sa pamilya nila Rose, may nakita silang mga bata na naglalaro na akala naman nila yung mga anak lang na mag-asawang sila Edward at Lorna. At kung minsan, may mga nararanasan din sila na kumakatok sa pinto nila, pero kapag lumabas sila, ay wala naman ni isang tao silang nakikita. Kaya naman, sabi ng mga taong matagal ng mga nakatira doon sa lugar na iyon, ay parang binabahaya na ng mga espiritu ang bahay na iyon. At dati pala itong sementeryo na naging paaralan at marami nang namatay. Kaya siguro nabulabog ang mga espiritu nang simula na itong tirahan uli ng mga tao. Kaya nang malaman ito ng mag-asawang Edward at Lorna, ay laking takot nila at sinabihan na sila ni Mang Dolfo na ipabasbas o ipabindisyon nila ang bahay na iyon upang mawala ang mga nabulabog ng mga espiritu na naninirahan sa mga oras na iyon. Ngunit hindi pa rin ito pinabasbas ng mag-asawang sila Edward at Lorna. Kaya hanggang ngayon, paminsan-minsan nagpaparamdam ang nakaputing babae at ang bata. Lumipas ang 1 buwan, nagdesisyon ang mag-asawang Edward at Lorna na umalis na lamang sa lugar upang matahimik na ang espiritu at para matahimik na rin ang kanilang pamilya.